Magandang hapon sa ating lahat. Hapon, kasi ito po ang pinaka-the best time na kung saan ililipat na po natin ang ating nakamarkot na Canadian lemon after 2 months and 1 half. Pero bago tayo magpapatuloy, kung kayo ay bago pa sa ating YouTube channel, please subscribe. Huwag niyong kalimutan i-share para makapagbigay po tayo ng kaalaman sa ibang tao. Thank you. Narito po tayo sa harapan po ng ating Canadian lemon upang ipakita ko sa inyo kung bakit ko ito minamarkot. Ito, at salakyan pong bunga. May tatlong bunga. Ito sa likod, guys, oh. Ayan, kung makikita nyo, guys, napakarami pong bunga, oh. Ayan, oh. Diba, nakikita nyo, napakalaki. Meron ding mangga. Ayan. So, marami pa dito, oh. Marami pa dito, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. Naglalaki yan po yan. Malaki po yan. Kasing laki po yan ng mga lemon na binibinta sa market. Ito pa, oh. Ayan, oh. Hindi lang po isa, kundi apat, tatlo, lima. Napakarami po ng mga bunga. Meron pa doon sa kabila. Ayan, so ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo. Puputuli na po natin ang sanga na kung saan ito ay ating minarkot 2.5 months ago. Ito pa po, guys, oh. Yan. Diba? Ang dami, ang lalaki. Kaya minarkot po natin ito para itong good quality po ng itong Canadian lemon na to ay maparami natin, no? Sa pamagitan po ng asexual propagation na marketing. So ngayon ipapakita ko sa inyo, puputulin na po natin ang ating gamit po ng ating pruning shear, puputulin po natin ang ating minakot 2.5 months ago. Ayan. Ito na po. So, narito na po ang ating nakamarkot na. I am sure marami na po siyang ugat. O, tingnan ninyo. Mayroon na po siyang mature na ugat. So, ganito po, guys. Hindi po pwede yung puti pa na ugat. Puputuli na natin. Dapat mature na po ang ugat before natin i-transplant. So, sa pagta-transplant po ng ating marcotted lemon, ipoprune po natin ito, guys, kasi pwede itong mamatay kung hindi natin puputulin itong mga maliliit na sanga niya. So, ipuprune natin ito kasi mag-ano din ito? Lalabas pa rin itong mga maliliit na mga branches nito pag after ilang linggo, lalabas pa rin ang mga branches nito. Yan. Ganyan lang. So, ito po ang ating itatanim. E siyempre, alisin na po natin itong nakabalot natin na plastic. So, dahan-dahan po ito, guys, kapag i-transplant natin, dahan-dahan po natin ito para hindi po masira yung gamot ng ating, ng ugat ng ating Canadian lemon. Ayan. So, dahan-dahan po natin i-remove ang plastic. Dito it, guys, na hindi po mabiyak yung lupa. Ayan. Tingnan nyo, guys, ang ugat. Matured na po ang ugat. Oh. Hindi masyadong marami, pero nakita nyo maraming mga ugat. Diba? Maraming ugat po. Matured na po ang mga ugat. So, itatransplant na natin ito gamit ang ating pot. Bakit po sa malaking pot natin ito ilalagay? Kasi hindi ko kapag itatanim natin ito agad, guys, directly to the soil, may tendency pa itong mamatay. Kasi hindi pa po masyadong marami ang mga ugat. So dito muna natin ito itanim after ilang
buwan na makikita natin na lalabas na po itong mga twigs, yung mga maliliit na sanga, that's the time na i-transfer natin sa lugar na kung saan natin isa itanim permanently. Ayan. So, i-pause po natin ng konti para mag-hold po siya ng moisture. So, after this, kinakailangan nating lagyan ng water. Siyempre, lagyan ng tubig, guys, para di siya mamatay. So, ang pinakamainam na panahon, guys, na i-transplant natin ang ating marcotted plant, siyempre hapon, kasi 12 hours na hindi po siya masinaga ng araw. So, hindi po siya madisturbo sa araw. So, kapag umaga natin siya i-transplant, there's a tendency na mamatay siya kasi mainit. So, probably, sa ganitong oras, mga 4 to 5 p.m., yan po ang pinaka-the best na oras. Lalo na kung marami yung itatanim niyo. So, you need time. Siguro, mga 4, 5. Sa ngayon, guys, malapit na po mag 6 p.m. kasi dalawa lang po itong ating i-transplant. So, narito na po, guys, ang ating dalawang nakamarkot na, nakatransplant na. Tingnan nyo, guys, oh. So, Mayra, bakit ko sinabi sa inyo na good quality? Kasi may bunga na siya, oh. Ayan, oh, dito sa kabila, oh. At dito rin sa kabila, oh. Ayan, oh. May dalawang bunga. So, ang bunga na ito, guys, ay kasing laki na po ito ng calamansi. So, malaki na yan. Kaya minarkot natin ito para maparami natin ang ganitong klase na lemon. Canadian lemon. So, ayan, guys. Kung ako ay pagbigay po sa inyo ng kaalaman sa pagmamarkot at sa pagtatransplant ng ating Canadian lemon, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa ating mga video na gagawin pa sa susunod. Ito po ang inyong lingkod, Cadiz Skills TV. Nagpapasalamat po sa inyong panonood. Thank you.